Pinagtibay ngayong taon ang kontrobersyal na Anti-Terrorism Act, pero kabi-kabila ang pagbatikos at pagtutol sa nasabing batas at kaagad itong kinestyon sa Korte Suprema. Balikan natin ang isyong ito sa report ni Moira Encina. Ganap na naging batas ngayong taon ang Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act 2020 matapos na nagdaan ni Pangulong Duterte noong July 3 at nagkabisa noong July 19. Layunin ng batas mapigilan, masugpo at maparusahan ang mga akto ng terorismo sa bansa. Gayunman, umani ng mga pagbatikos at pagkontra ang batas mula sa iba't ibang sektor dahil sa nilalabag daw ng anti-terror law ang ilang karapatang pantao dahil sa malawak at malabong definisyon nito ng terorismo. Kaya naman isang araw matapos na malagdaan ang batas, ay kinwestiyon agad ito sa Korte Suprema at mula noon ay sunod-sunod na ang mga petisyon laban sa implementasyon ng Anti-Terror Act. Ang unang petisyon laban sa RA 11479 ay iniyai ng grupo ng mga abogado na pinangunahan ni Law Professor Howard Calleja noong July 4. Sa datos ng Supreme Court Public Information Office, umabot sa 37 petisyon ang isinampa laban sa pagpatupad ng batas. Kabilang sa mga petitioners, ang makabayan blak sa Kamara, opposition senators, dating Supreme Court Justices Antonio Carpio at Conchita Carpio Morales, Integrated Bar of the Philippines, National Union of Journalists, at iba't ibang mga grupo. Nais ng mga petitioners na mag-issue ang Supreme Court ng TRO o writ o preliminary injunction laban sa implementasyon ng batas. Hiniling din ng mga petitioners na ipawalang bisa at ideklarang labag sa konstitusyon ang buong batas o kaya ay ilang questionable provision nito. Igilit nila na labagsalig ang batas ang ilang lalaman ng anti-terror law. Partikular rito ang provision sa warrantless arrest sa mga individual na batay lamang sa mere suspicion na terorista ang mga ito at pagdetene sa mga ito ng 24 na araw na walang naisasapang kaso sa korte. Mayroon din daw chilling effects sa freedom of expression ang batas dahil pwedeng kahit sino lamang na magsalita laban sa gobyerno ay maaaring arestuhin. Inaprobahan naman ng Anti-Terrorism Council o ATC ang implementing rules and regulations sa batas no October 14. Tiniyak ng ATC na inaral muli nila ang saligang batas at maging ibang IRR at rules of court sa ginawang pagbalangkas sa IRR ng RA 11479. Nakalagay sa IRR kung paano ipatutupad ang Anti-Terror Act at kung ano dapat at hindi dapat gawin ng mamamayan para makasunod sa batas. Nakasad din sa IRR ang detalyadong probisyon ukol sa terorismo at terrorism-related crimes at iba pa. Diliwanag din sa IRR ang papel ng Anti-Terrorism Council sa pagtiyak na mga polisiya at programa ay nakalatag para matugunan ang problema ng terorismo at mga ugat nito. Hindi naman agad na itakda ng Supreme Court ang oral argument sa mga petisyon ngayong taon matapos na umabot ito sa halos 40. Aabangan naman sa Enero 19 ng susunod na taon ang oral argument sa mga petisyon sa kontrobersyal na batas. Ilan sa mga respondents sa petisyon, sina Pangulong Duterte, Executive Secretary Salvador Medadea at mga miyembro ng Anti-Terror Council. Ang Office of the Solicitor General ang tatayong abogado ng gobyerno. Iginit ng USG sa komento nito na valid ang anti-terror law at walang dapat ipangamba ang mga mamayan dito. Binigyan din pa ng USG na kailangan ang Anti-Terrorism Act para labanan ang nagpapatuloy at agresibo banta sa seguridad dulot ng terorismo. Sa hulian nila ang publiko ang higit na maghinabang sa implementasyon ng anti-terror law. Para sa Igo News, Boyre Encina, Williver Ising Times.